at sa luha ng kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway laging sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong maitaguyod ang sanlibutan sa matiwasay na pag-iral, ayon sa layunin mo para sa aming kapakanan, sa pagsamba sa iyo ng may panatag na kalooban, sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, gaya ng sanggol, kayo'y manabik sa gatas espiritual upang umunlad sa pananampalataya hanggang kamtan ang ganap na kaligtasan. Sapagkat tulad ng sinasabi sa kasulatan, nalasap na ninyo ang kabutihan ng Panginoon. Lumapit kayo sa Kanya, sa batong buhay na itinakwil ng mga tao, ngunit hinirang ng Diyos at mahalaga sa Kanyang paningin. Wari mga batong buhay, maging sangkap kayo sa isang templong espiritual, at bilang mga saserdoteng nakatalaga sa Diyos, maghandog kayo sa Kanya ng haing espiritual na kalugod-lugod sa Diyos dahil kay Jesucristo. Datapat kayo ay isang lahing hinirang, mga saserdote ng hari, isang bansang nakatalaga sa Diyos. Pinili ng Diyos upang maging Kanya at maghayag ng mga kahangahangang gawa. Siya rin ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa Kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Dati-rati, kayo hindi bayan ng Diyos, ngunit ngayon, kayo'y bayang hinirang niya. Noon, pinagkaitan kayo ng habag, ngunit ngayon, sumasa inyo ang Kanyang awa. Mga pinakamamahal, ipinamamanhi ko sa inyo bilang mga dayuhang nakikipamayan sa daigdig na ito, talikdanan ninyo ang masamang hilig ng katawan na naghihimagsik laban sa Espiritu. Mamuhay kayo ng maayos sa gitna ng mga walang pananampalataya. Kahit na pinararatangan nila kayo ngayon ng masama, magpuri sila sa Diyos sa araw ng Kanyang pagdating kapag nakita nila ang inyong mabuting gawa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, sa Panginoon dumulog upang papuri ihandog. Sa Panginoon dumulog upang papuri ihandog. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Panginoon papurihan, paglingkuran siyang pusa. Lumapit sa harap niya at umawit ng may tuwa. Sa Panginoon dumulog upang papuri ihandog. Ang Panginoon ating Diyos, ito'y dapat malaman. Tayo'y kanya-kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo bayan niya, kabilang sa kanyang kawan. Sa Panginoon dumulog upang papuri ihandog. Pumasok ka sa kanyang templo ng puso'y nagdiriwang, umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal, purihin ang ngalan niya
at siya'y pasalamatan. Sa Panginoon ay dumulog upang papuri ihandog. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan. Siya'y Diyos na mabuti, laging tapat kailanman. Sa Panginoon ay dumulog upang papuri ihandog. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa Jericho, kasama ang kanyang mga alagad at marami pang iba. Nang umalis na sila roon, may naraanan silang isang bulag na nakaupo sa tabi ng daan at namamalimos. Siya ay si Bartimeo, anak ni Timeo. Nang marinig niyang naroon si Jesus na taga Nazareth, sumigaw siya ng ganito, "Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin." Pinagsabihan siya ng mga tao at pinatatahimik, ngunit lalo pa siyang nagsisigaw, "Anak ni David, mahabag po kayo sa akin." Tumigil si Jesus at kaniyang sinabi, "Tawagin ninyo siya." At tinawag nga nila ang bulag. "Lakasan mo ang iyong loob," sabi nila, "tumindig ka." E pinatatawag ka niya. Iniwaksi niya ang kanyang balabal, paluksong tumayo at lumapit kay Jesus. "Anong ibig mong gawin ko sa iyo?" tanong sa kaniya ni Jesus. Sumagot ang bulag, "Guro, ibig ko po sanang makakita." Sinabi ni Jesus, "Humayo ka, magaling ka na dahil sa iyong pananalig." Noon din nakakita siya at sumunod kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Humayo ka, magaling ka na dahil sa iyong pananalig. Sa ating Ebanghelyo, napakinggan natin ang kwento ni Bartimeo, isang bulag at isang pulubi. Sa ating Ebanghelyo, walang healing word o paghawak na ginawa ang ating Panginoong Jesus. There is a simply Jesus' declaration that Bartimeo's faith has saved him. Iyon ang ginagawa ng ating pananampalataya sa Diyos. Pinagagaling tayo. The healing of the blind Bartimaeus is on the surface of miracle story. But it is also, and more profoundly, a dialogue of faith. The beggar Bartimaeus here asks for more than money, and he gets even more than he asks for. He was saved by his faith. Kaya mga kapatid, mahalaga ang pananampalataya, pananalig, paniniwala na tayo'y pinagagaling ng ating Panginoon. Bartimaeus emerges as an exemplar of faith in Jesus and seems to accept Jesus' invitation to become His disciple. Alam ninyo, ang kalalagayan ni Bartimeo sa ating Ebanghelyo, isang bulag, isang pulubi,
nagmamalimos sa daan at hindi pinapansin ng mga tao. Ganoon naman lagi ang ating Panginoon. Paborito niya yung mga mahihina, may mga kapansanan at mga mahihirap. Ganoon ipinakikita ng ating Panginoon kung ano ang kanyang pakikitungo sa mga mahihirap at mga mahihina. Paborito niya ang mga ito. More important than the restoration of Bartimaeus' physical sight is his spiritual insight into the person of Jesus. Hindi lamang physical na pagpagaling ang ginawa sa kanya ng Panginoon, kundi mas pinagaling pa ng Panginoon ang kaniyang pananalig, ang kaniyang pananampalataya. Kaya alam po ninyo, napakaganda ng kwentong ito, sapagkat nung gumaling si Bartimeo, anong nangyari? Siya ay sumunod sa ating Panginoong Jesus. Siya ay naging alagad ng ating Panginoong Jesus. Yun sana ay maging ating maging pag-inilay ngayong araw. Kung tayo ay nakararanas ng pagpagaling ng Panginoon, ano yung ating maaring maging ibigay sa Kanya? Ano yung maaring, kumbaga masabi natin, pambayad doon sa ginawang kabutihan, ang maging alagad ng ating Panginoon? Kaya minsan, sa ating buhay, dapat nating makita na maraming pagkakataon na tayo rin ay nagiging mga bulag. No? Nagiging mga bulag tayo sa pangangailangan ng ibang tao. Ito dapat yung hilumin ng Panginoon. Hilumin niya, gamutin niya yung ating pagkabulag sa iba't ibang pangyayari sa ating mga kapwa-tao. Kaya sa pagpagaling ng Panginoon sa pagkabulag natin, hipuin niya ang ating pananampalataya na lalong lumalim, na lalong ang ating pananampalataya ay mas lumalim sa Panginoon upang kanyang gamutin ang ating mga pagkabulag. Kasi minsan, hindi lamang pagkabulag sa pangailangan ng iba ang ating sakit. Ang ating pagkabulag minsan ay ang pagkabulag sa pananampalataya. Hindi natin nakikita kung gaano kabuti ang Diyos sa atin minsan. Kung wala pa tayong inihingi sa Diyos, kung wala pa tayong karamdaman, kung wala pa tayong naranasang pagsubok, hindi pa tayo magiging, o hindi pa tayo makakita, hindi pa natin makikita ang kagandahang loob ng Diyos sa atin. Ano man ang ating sitwasyon sa buhay, maging ito man ay maganda, mabuti, maginhawa o mahirap, humaharap man tayo sa matinding sakit o pagsubok, huwag nating hayaan bulagin tayo ng ating mga paghihirap. Bagkus ay makita natin ang kagandahang loob ng Diyos para sa ating lahat. Ito yung panawagan sa atin ng Ebanghelyo, na makita natin ang kanyang kabutihan sa atin sa pamamagitan ng ating malalim na pananampalataya sa Kanya. Yung ginawang pagpagaling kay Bartimeo, hindi lamang dahil si Jesus ay kaya magpagaling ng mga may sakit, kundi gumaling si Bartimeo dahil sa kanyang pananampalataya. Siguro, may mga ang tao may mga limitasyon sa buhay. Ang mga tao ay may hindi na kayang gawin. Pero bakit may mga pagkakataon sa buhay natin na yung mga imposible ay nagiging posible? Iyon ay dahil sa ating pananampalataya. Ibig sabihin, kumikilos lagi ang Diyos sa ating buhay. Kumikilos lagi ang Diyos sa ating buhay. Ang problema ho kasi, sa sobrang laki ng dagok sa ating buhay, hindi natin ito nakikita. Ang nangyayari, mas inuuna natin yung tampo natin sa Panginoon. Nagiging mga bulag tayo. Kaya sana, ito yung
alisin natin sa ating sarili. Ano mang sitwasyon sa buhay, makita, madama, maranasan natin ang walang hanggang awa ng Diyos dahil ang ating pananampalataya malalim at hindi basta-basta nasisira. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mo ang mga dapat ialay upang aming sambahin ang iyong ngalan. Kaawaan mo kami at pagbigyan upang iyong kaloob para kami makapaghain ay mapakinabangan bilang pagkapala mo sa amin. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang madaragdag. Sa kadakilaang sa iyo ay likas, sa pagpupuri namin ang nakikinabang, ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na aming minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos sa mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, o sana, sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana, o sana, sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisan kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo.
Gayundin naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapan at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng Mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose, ang kabiyak ng kaniyang puso, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili ng nakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian
Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang Kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Arsidiosese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. O Diyos, ikaw ang laging hanap. Loob ko, ikaw ang tanging hangad. Nauhaw akong parang tigang na lupa sa tubig ng iyong pag-aruga. Ngunit ako ikaw abang nahimlay pagkat ang tulong mo sa sa nilim ng iyong mga pagpa. Umawit ako. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming pagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay iyong kaawaan upang aming pinagsaluhan ay magdulot ng aming pakikilahok sa iyong buhay na hindi matatapos. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Ilan pong mga patalastas? Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa,
Sa pagnanais nating palawakin ang dokumentasyon at datos ng mga pilgrims and devotees na bumibisita sa pambansang Dambana, kami po ay nag-aanyaya sa inyong lahat na makilahok sa ginagawang pagkalap ng impormasyon na makakatulong sa pagpapaunlad ng ating turismong pangsimbahan. Makikisuyo po kami na paki-scan ng QR code na inyong makikita sa paligid ng simbahan at pakikumpleto ng mga impormasyong kinakailangan. Makakaasa po kayo sa aming pag-iingat ng private information na inyong ibabahagi bilang pagsunod sa batas ng Data Privacy Act of 2012. Ang inyong pakikiisa ay malaking tulong at susi sa tagumpay ng proyektong ito. Hunyo ay unang Sabado ng buwan. Mayroon po tayong prosesyon sa karangalan ng Mahal na Birhen sa ganap na 5 ng umaga na sisimula natin sa may harap ng Fountain of Hope. Ang mga sasama ay inaanyayahang magdala ng kandila. 5, ang imahen ng Mahal na Birhen ng Konsolasyon mula sa San Agustin Church sa Intramuros, Manila ay dadalaw dito sa Pambansang Dambana ngayong Sabado, 11 ng Hunyo sa ganap na 11 ng umaga upang magpalaganap ng debosyon. Mananatili dito ang Mahal na Birhen hanggang 8 ng Hunyo. Kayo pong lahat ay inaanyayahan. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagkapala at biyaya. Ibuhos mong iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo,
kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sa Diyos. Some